malapit sa akin at magsasabi na, "Coach, hindi ko lang ang sweldo ko, pataas ng pataas ang bilihin, ang bigas, pataas ng pataas, gasolina, pataas ng pataas, kuryente, pataas ng pataas, ang hindi na lang tumataas yung pipe natin." Diba? Yan po ang katotohanan. So, itong ang reality ng buhay, pahirap po ng pahirap ng buhay. Pero, again, when we go back to the issue of saving, at sinasabi ng tao, hindi talaga ako makasaving. The reason why most of us cannot save is because we have a wrong mindset on savings. Allow me to share to you yung common mindset ng tao na sinasabi, yung formula nila. Ang formula po nila kasi, pag dumating po ang sweldo, income minus expense equivalent to what we call as savings. Pag dumating po ang sweldo, kung gagastos mo na, babayaran mo na lahat ng mga pangailangan, utang, then kung ano matira, yun po ang sinisave. Sa totoo lang, kung ganun po tayo humawak ng pera, ganun po yung formula, ano po may iiwan? Wala. Hindi ba kayo nagtataka? Nung dati, kaunti lang ang kita, tama-tama lang yung gastos. Ngayon, nung lumalaki ang kita, lumalaki ang gastos, at hindi lang yun, nagkakautang pa. You know, my friends, ano dapat ang correct mindset at correct formula? The correct formula should be like this. Income minus savings equivalent to what we call as expense. Unahin po muna natin mag-save. Okay, let's say, nag-decide kayo, gusto ko na muna mag-save ng 10%. So, kumikita kayo, example, ng 10,000 times 10%, that's 1,000 pesos. Set aside nyo, yung 9,000 pesos na titira, yan po ang pagkasyahin po natin. At alam mo naman tayo mga Pilipino, nalikas na tayo talaga, magaling tayo mag-budget. Kung ano po natitira, napagkakasya po natin. So, I just want to encourage you that you have to start from the correct formula or the correct mindset.